kailangan po natin kunin yung Genesis 44 at 45 na magkasama. Kasi yung 44, yun ay pasimula pa lamang ng climax. So, kung inyong babalikan, matapos ang kanilang unang pagpunta ng Egypt, at doon hindi nila nakilala si Joseph, yung magkakapatid, ay pinauwi na may dadadalang mga pagkain kasi nga nasa panahon sila ng itong taon na tagtuyon. There were 7 years of famine. Naubos yung grain, naubos yung kanina nabili. So, kailangan bumalik ulit. At sa yung huling Bible study natin, narinig natin kung paano dinala ng magkakapatid si Benjamin kasi yun yung kondisyon na binigay ni Joseph. Hindi niya sila aharapin sa kanilang muling pagpabalik kapag hindi nila dala ang bunsong kapatid na kanilang naikwento. No? So, Joseph had a way of letting them tell the story na meron pa sila isang iniwan na kapatid. So, napansin nila dun sa huling kwento ating nabasa na pinapaboran ni Joseph yung youngest na si Benjamin. No? Benjamin, yung pong salita yun ay ibig sabihin nun ay anak ng aking dalita. Benjamin. Yan medyo malungkot yung pangalan yun. Ben is son and yung sumunod na words, no? Amin, galing sa malapit sa word na anawin. Yun ay may kaugnayan sa pagdadalita. Kasi nga, itong anak na ito ay sinita ng paboritong asawa ni Jacob na si Rachel at namatay siya sa pagsilang sa bata nito. Kaya yun ang ibinigay na pangalan sa bata. So, may pabor na binibigay si Joseph sa si kay Benjamin. Unang na-observe yung magkakapatid na hindi man din ang naikwento, sila'y pinaupo according to age. So, sabihin na may alam itong taong ito tungkol sa kanila. Pinaupo sila according to age. Samantala siya nakaupo in another table, lahat ng pagkain na inihahain kay Benjamin ay nanggagaling sa table ni Joseph. Ibig sabihin, special yun. Special food yun. Nalala ko na sinalista kami. Yung table na kung saan nakaupo ang rektor, usually may special food yun kasi may ibang pagkain yung rektor. O kaya pagkuha ng rektor ng pagkain, yung gusto lang niya kunin na yung portion na kukunin na afterwards, ipapas yung pagkain na yun. Kaya kung nakaupo ka sa table ng rektor, ay may iba kang pagkain. So, ayan, no? Anyway, ganun din nangyari dito kay Joseph, kay Benjamin. So, ang inaasahan natin ay ito na, di ba? Ito na. Nandito na yung magkakapatid, magpapakilala na si Joseph, pero hindi pa pala. Bumitin ang kwento. Yan. Kaya magaling din yung mga editor ng Bible. No? May kalibre ng mga director. So, alam nilang paikutin ng konti. Just when you think na yun na yung resolution na magaganap sa kwento,
bumitin ang kwento. At dito nga sa chapter 44, sabi dito, umuwi uli ang magkakapatid. Pinauwi ni Joseph ang magkakapatid. Ngunit may drama na galaw. At ito yung chapter Genesis 44. Ito yung second testing ni Joseph sa magkakapatid. No? Kasama si Benjamin. Nabitingnan natin, bakit kailangan niya gawan ang second testing ang magkakapatid. And then, it is only chapter 45 na mangyayari yung moment of revelation na ito yung climax ng buong kwento ni Joseph. Kaya, we cannot but get the two chapters together. Kasi pag hindi, bibitin ang atin pong pagbabasa. Yeah. So, isang buong drama ang binibigay ng dalawang chapter na atin pong binasa ngayong gabi. At dito ay makikita natin ang ilang pangbagay tungkol sa magkakapatid. No? So, samantalang yung chapter 45, ang moment of climax, itong second testing na chapter 44, kung inyo pong makikita, ito ay mayroong dalawang mahalagang parte. Okay? Yung unang parte ay yung verse 1 to 17 na kung saan ikwinekwento yung mismo testing na ginawa sa magkakapatid. Ano naman yung ginawa ni Joseph? Yeah. And then, yun naman sumunod yung verse, yung sumunod na verse, verse 18 hanggang sa verse 34, second part ng Genesis 44, dito maririnig natin o nabasa natin ang naging sagutan ni Huda at ni Joseph. So, magkakaroon sila ng sagutan. Dalawa. Si Huda ang tumatayong leader ng mga magkakapatid. Hindi siya ang panganay. Natin, ano? Ang panganay ay si Ruben. Si Huda ang ikaapat na anak na lalaki. No? At dito nga, didepensa siya kasi may nangyari sa testing. At meron siyang gustong gawin, kaya kailangan niyang kausapin si Joseph. Na, of course, hindi pa po niya alam kung ano ang tunay na katauhan ng kausap niyang gobernador ng Egypt. No? Ang ikalawang pinakamakapangyarihan tao noon sa dinastiya ng Pero, kasalukuyang Pero. Sabi nila, ito pong Pero nito, nakausap ni Joseph, na pinaglilingkuran ni Joseph ay ang dinastiya ng mga Pero bago pumasok ang kan ng mga Ramises. Kasi sa panahon naman ni Moses, magaganap yung pagkakaroon ng hidwangan ng Israel at ng Egypt dahil sa pagpapalit ng angkan ng mga leader. No? So, dito ay mga yung angkan bago yung powerful Ramises dynasty. Okay, so let us look at the testing. Yung testing po ay halos pareho sa naganap sa Genesis 42. Kung inyong babalikan sa Genesis 42, yung first time na pumunta ng Egypt ang magkakapatid, nung nag-uwian na sila,
napansin na nila na yung kanilang mga bayan ay ibinalik. Inilagay sa kanya-kanyang mga sako ng trigo na kanilang binili. So para bang lumalabas na hindi nila nabayaran, no? Hindi nila nabayaran ang kanilang daladalang mga trigo. Now dito sa Genesis 44 verse 1 to 17, naulit-ulit, no? Binigyan ng instruction ni Joseph ang kanyang mga alalay, kanya, gaya ng nangyari ng muna kayo, balik nyo sa bawat isa sa kanila ang bayan na kanilang binigay sa trigo na iyong uwi nila. Ngunit, ang another point ng development na ito, sabi niya, kunin niyo yung aking silver goblet, yung aking inumang pilak, no? Pilak na inuman, no? Yung kanilang parang kalis yun. No? At sabi niya, ilagay niyo ito sa sako ng pinakabata. Si Benjamin, na talaga naman, yun ang kapatid ni Joseph, kapatid sa nanay, kapatid din sa tatay. Okay? Yung iba, kapatid lang din sa tatay. Okay? Now, matapos ang matagal na pagkaalis ng magkakapatid, alam ni Joseph na mabagal sila kasi ang gamit po nilang sasakyan ay donkey. Yung donkey, mukhang kabayo lang yan, pero singkupan ng baka kapag dumalaw. No? So, kaya ang tawag sa donkey ay retarded horse. No? Mukhang horse lang, no? Sa mukha lang. Pero ang kilos niya ay super bagal. Kahit na hampasin mo na at kinitingin mo yung kanyang buntot, wag ipeko pa rin. No? Ganun pa rin ang takbo naman. Sabi nila, gusto mo talagang patakbuhin ng donkey, dapat ang iyong hawakan na yung kanyang malalaking tenga. No? At yun ang haaltakin mo yung tenga niya. No? So, nandutokon yung sensation niya. Kasi yung baka, yan, sa pwede. No? Gusto mo pabilisin yung baka, so putin mo yung pwede. No? Hindi mo kundi pumangipas yun. No? Ayan, no? So, okay. So, now, nung hindi pa sila nakakalayo, sabi ni Joseph sa kanyang mga alalay, sundan nyo na. Ayan. At pahintuhin ninyo. Ayan. No, teka. Tungkol saan ba yung goblet na dinala? Yun. Bakit napakahalaga yung goblet, yung inuman na dinala ng mga kapatid ni Joseph na kanyang ibinasilin doon sa kanila pong mga sako, sa sako particular ng Yankees? Una-una po, kapag ikaw noong araw ay person of authority, hindi ka basta-basta umiinom kung saan-saan. No? At hindi ka basta-basta gumagamit ng anumang inuman. Meron kang pakberer. Di ba na, bago yung si Joseph ay nasa preso, yun ang isa sa kaso niya, no? Yung cupbearer ni Pero ay nakasama niya sa preso. So, mahalaga yung goblet na yun kasi yun yung inuman ni Joseph bilang gobernador ng Egypt.
yun ay iniingatan. Doon lang siya umiinom. Kasi nga, puso nung araw ang paglalaso sa mga nasa otoridad. Nilalaso nila. Dalawang klase ng laso ng araw. Meron yung laso na mabilis, bagsak agad. O meron yung laso na dahan-dahan kinikibig yung tao. Isa po sa mga laso ginagamit nun para dahan-dahan mamamatay ang isang hari na hindi niya nararamdaman ay yung minalagyan ng arsenic yung labi ng kanyang inuman. I-try mo. I-try mo sa aso. So, dahan-dahan, no? Malalampaw muna yung tao. Pero afterwards, patay na. Serious, no? So, una, yun ang dahilan. Mahalaga yung goblet na yun dahil ito. Pero pangalawa, gaya na namin kung narinig, yung goblet pala yun ay hindi basta-basta ng inuman kung hindi verse 5. Is it not from this that my Lord, if not, drinks, and by this that he divides? So, yung goblet na yun, ginagamit din yung pantawas. Si Joseph, it seems, isa po sa kanyang naging natural gift ay yung divination. Panguhula, no? Nahuhulaan niya ang mga bagay-bagay, hindi lang sa pamamagitan ng kanyang panaginip, kung hindi, talaga meron siyang galing na basahin kung ano ang mangyayari. Now, alam niyo po, later on, ipagbabawal ito sa Biblia, yung divination. Pero yan ay magagatap lamang sa panahon ni Moses. Sa aklat ng Leviticus chapter 19, at sa aklat ng mga bilang, Numbers chapter 23, ipagpapawal ni Moses ang ilang mga bagay sa mga Israelita. Tulad na divination at pakikiusap sa mga kaluluwa ng mga namatay, no? Tawag po doon ay necromancy, no? Lahat ng may kaugnayan sa karunungang tagong uokultismo. Yan ay pagbabawal sa panahon na ng Ten Commandments. Pero wala pa tayo doon eh. Kaya it seems na sa mga sandaling ito, okay pa gawin yun. Kasi ginagawa yun ni Joseph. Doon nga siya sumikat eh. Doon nga niya nakuha yung pagiging governor ng Egypt. No? Sa kanyang kakayahang humula ng mga pangyayari. So yung goblet, yun din pala yung second use ng goblet na yun. Kasi hindi lang iniinuman ni Joseph yun, kung hindi, it was a secret goblet in a sense. Because, you know, it is true that ine-exercise ni Joseph yung kanyang giftedness na yun, kanyang psychic o paranormal na abilidad. Okay, so, nung ma-undertake sila, makikita nyo na hindi marunong mag-isip itong mga magkakapatid. Gaya ng dati, mabilis ang kanilang salita. So, hindi mo na nila tinignan kung tama o may nangyari gano'n. Hindi. Sabi na, wala, kanina. At sino man kanina, sino man na mahunihan ng gano'n kanina, kami na mismo ang magsasabi na, dapat siyang patayin.
para bang sila na rin nagbigay ng magiging punishment nung mahuhulihan sa kanila. Yung muna nila ininatan. So, in short, binuksan lahat, nakita nga na naibalik uli yung kanilang mga pila, silver, na ginamit na pambayad sa trigo. And then, yan. Sabi ko, nung buksan ang sako ng pinakabata na si Benjamin, nakita ron ang silver golden. So, ibig sabihin, si Benjamin ang guilty. Ngayon, ang sabi ng magkakapatid, sino mahulihan nun, dapat mamatay. Pero sabi ng lingkod ni Joseph, sabi niya, hindi naman mamamatay na niya. Ang sino mang mahulihan nito, itong batang ito, magiging slave. So, magiging alipin sa ilalim ni Joseph. So, therefore, sabi dyan, yung mga magkakapatid, sinira yung kanilang damit. Ano ibig sabihin ng pagsira ng damit? Bakit nila pinupunit ang kanilang damit? Yung po ay indication na matinding soro dalang natin, no? O matinding na kalungkutan. Noong araw ganyan yun eh. Kung inais mong ipakita sa Diyos na matindi ang kalungkutan mo sa kasalanan nangyari sa iyo, pinupunit yun talaga. Kung matindi yung kalungkutan mo sa pagpanaw ng asawa mo, pinupunit yun talaga. Kung matindi yung kalungkutan mo, pinupunit yung damit. Sa atin hindi uso yun. Ano? Sa atin ang uso yun. Kung matindi ang galit, sinusunog yung mahong. Kahit ano pa yung mahong na yan, makikita mo na sinusunog sa tindi ng galit. No? So, yun palang ibig sabihin. No? Okay, so, mula doon, sa verse 18 to 34, bumalik ang magkakapatid sa tahanan ni Joseph. At tingnan ninyo, si Judah ang nakipag-usap. Bakit? Kasi, earlier, si Judah ang humingi ng permiso kay Jacob na dadalhin ang bunso. Kasi nga, hindi sila makikiharapin ni Joseph kapag wala yung bunso. At si Judah ang gumarantiya na ibabalik ang bunso. No? E ngayon, disgrasya. So, kinausap niya si Joseph, sabi niya, alam niyo ba na sa nangyari ito, kayo ang inyong ginawa, ang maaaring simulan ng pagkamatay ng aking tatay. So, matindi si Judah. Sabi niya, ako nangako dyan, sabi niya. At talagang yung tatay ko, kaya yung buhay ng tatay ko ay karuntong ng buhay ng batang yan. Ngayon, kung yung batang yan, gagawin yung alipin, hindi ko mayuwi, hindi makikita ng tatay ko, uuwi kami, hindi kasama yung kanya. Doon pa lang, no? Patay na ang tatay ko. Sisisihin ko kayo sa nangyari. Ngayon, may ginawa si Judah dito. Nais niya na i-exchange ang kanyang sarili.
Sabi niya, ako na lang mo ang magiging alipin. Pauwiin niyo lang yung bata. Unang-una, pansinin niyo yung pag-uusap ni Judah at ni Joseph. Unang-una, pansinin niyo yung pag-uusap ni Judah at ni Joseph. No? Itong pag-uusap ninyo ni Judah at ni Joseph, ang tawag po dito sa Hebreo ay Vayika. Isang pag-uusap na kung saan ang dalawang partido ay bagamat nagre-respeto sa isa't isa, nagkakaroon ng bargaining. Ang isa po sa mga kwento ganito sa Bible ay yung pakikipag-usap ni Abraham kay Yahweh, o hindi matatandaan, na kung saan sinisikap ni Abraham na ibaba ni Yahweh ang bilang ng mga tao sa Sodom at Gomora na magiging kapalit ng hindi pagsira sa Sodom and Gomorrah. Nagsimula si Abraham sa 15, ha? O 100 yata. Pero pinakauling tawag niya ay 10, sabi niya. If you find 10 righteous people in Sodom and Gomorrah, will you destroy Sodom and Gomorrah? Ang sagot ni Yahweh, kung may 10, hindi. Yung pag-uusap na ganito, na nagkakaroon po ng pagbabarging, yan, ang tawag dyan ng mga Hudyo ay Vayika. No? Ito ay bargaining na may respeto sa isa't isa. So, si Buda, hindi nawawala yung respeto niya kay Joseph bilang governor, pero at the same time, medyo malakas ang kanyang dating, no? Ay sabi nga niya, kung may mangyari sa kanyang tatay, yun ay responsibilidad na ilalagay niya kay Joseph. Yan. Okay? So, ngayon, doon mukhang bumigay si Joseph. Hindi ngayon nakabangan yung salitang yun ni Buda. No? Na kung may nangyari sa kanya kay Jacob, siya ang mananagot. Itatay niyo yun. Yun ang medyo naging turning point ng kwento. Yan. So, medyo doon nag-soft si Joseph kasi apektado rin siya doon. No? Kaya nag-iba yung kanya action at yung kanyang decision. Now, alam niyo po, itong puntong ito ay mahalaga kay Joseph. Sabi ko nga sa inyo, bakit kailangan paggawan ng ganitong second testing ang magkakapatid? Bakit hindi na siya nagsabi, ako si Joseph. Doon ginawa niya kung hindi ganito. Sa pamagitan po ng nangyari dito, sa chapter 44, makikita natin kung paano sa pamamagitan ng testing na ito ay nagkaroon na ng change. Puso-puso yung salita niya. Change. Ano ba yung sabi ng changes ka? Susuklihan na tayo. Darating na ang sukli. Changes. Oh, okay. Nagkaroon ng malaking pagbabago ang pagkakapatid. Nakita ni Joseph kung paano may pagbabago ang pagkakapatid. Unang-una, dito sa puntong ito, nakita niya na we are becoming one.
Samantalang nung umalis siya, ang nakita niya sa pagkakapatid ay kanya-kanya. So nakita niya na nag-iba na yung attitude nila. Hindi lamang yun. Nakita niya ang malaking pagbabago kay Buddha. Now, kung babalikan natin ang kwento ni Joseph, nung si Joseph ang nasa bingit ng alanganin, kasi gustong patayin yung magkakapatid si Joseph doon. Si Huda, ang ginawa lang niya noon ay sabi na huwag na natin patayin, ibenta na lang natin. So, magpapansin ninyo na sa punto yun, sa kwento ni Joseph, si Huda, bagamat iba yung isip niya sa magkakapatid, makasarili pa rin siya. Sabi niya, huwag natin patayin niya, pakinabangan na lang natin, hintay natin niya, walang nangyayari. Pakinabangan natin, benta natin niya. Magkakapera pa tayo. Tapos sabihin natin sa tatay natin na namatay siya, pero aso bubat na namatay sa kanya. So, iba na yung dito, si Huda handang itaya yung kanyang sarili para kay Benjamin. So, makikita natin dito yung pinakamalaking change kay Judah. Yan eh. Alam niyo po, sa Bible history, itong bagay nito ay very important kasi ito yung paghahandalin naman sa mga susunod na kwento ng Biblia na kung saan si Huda at ang angkat ni Huda ang pagkagalingan ng mga hari. No? Si David ay magagaling sa angkat na to. At hindi lamang yun, mula sa angkan na yan, later on sa New Testament, ang Panginoong Jesus ay magagaling din sa angkan ito. So, makikita natin yung change ni Huda from being somebody who was just different. Ngayon, he is somebody who has become mature sa kanya pong pag-iisip at sa kanya mga option. Okay? So mula dyan, yan, sa chapter 45, hindi na nakapag-tipi si Joseph. Pinaalis ka ng kanyang mga alalay at pagkaalis ng mga alalay ay sinabihan niya yung kanyang mga yung mga kausap niya na sabi niya, ako si Joseph. So, kung titignan ninyo, dalawang beses, sasabihin ni Joseph yan sa verse 3 ng chapter 45 at sa verse 4 and 5 ng chapter 45. Dalawang beses niya yung babalikan. Kasi nga siyempre, hindi agad matanggap ng magkakapatid ang nangyayari. Siyempre, mabibigla yun. Kaya kailangan sabihin niya ulit, ako si Joseph. At siyempre, ang unang-unang naging reaksyon ng magkakapatid, sabi dito, they were dismayed. Sino ko? Sabi nila. Kung sa TV to, commercial na to. Ibibidin niya. Ano kaya ang magagana? So, kasi nga, alam nila na meron silang napakalaking nagawang hindi maganda kay Joseph. So, sila ay nalungkot. Ito na ba ay panahon ng paniningil
No? Ito na ba ay panahon ng respa? No? Ano kaya ang sasabihin niya? Weather, weather lang yan. Ako namang ngayon. Pero hindi pala. Nung ulitin ni Joseph yung kanyang pagpapakilala sa sarili, makita niyo na napakabilis. Agad-agad sabi niya na ang kanyang kalagayan ay kagagawan hindi ng magkakapatid kung hindi kagagawan ng Diyos. Sabi niya, Diyos ang nagdagin sa akin dito. Pinamuna ako dito upang sa ganon paghandaan. At sabi niya, meron pang 5 taon ang tagto yun. No? So, 2 taon na lumipas. Ito taon. No? Kaya sabi niya, okay, malungkot, ha? Kanya, ito ay hindi panahon ng respa, kundi kanya, ito ay kagagawan ng Diyos. At mula doon, nagbigay na siya ng instruction na kukunin no, yung kanyang ama at yung buong angkan papunta ng Egypt. No? At ngunit meron siyang sinabi, God sent me before you to preserve for you, verse 7, a remnant of on earth to keep alive for you many survivors. Itong nais na Diyos na magkakaroon, magsosurvive sila. So, ibig sabihin, nag-i-indicate din dito si Joseph na afterwards, babalikan din nila ang lupang pangako. No? Ito ay question na ng survivor. Sabi niya, God has sent me here, He has made me a father to Pharaoh. Verse 8. Ano ibig sabihin ng father to Pharaoh? Siya po ang tumatayo advisor. Pinakamahalagang advisor kay Pharaoh. So, siya yun. Kaya father to Pharaoh. No? So, parang siya ang pinakamatindi sa mga advisor. Sabi nga niya, make haste, go up to my father, kanya, and then kanya, you shall dwell in the land of Goshen. So, meron na agad pinili si Joseph na magiging lugar para sa kanila, pagbaba sa Egypt. No? So, sila ay manan. Hindi sila hahalo sa mga Egyptians. Kung hindi, ibibigay sa kanila ang isang bahagi ng northeastern Egypt, Goshen, kung saan malapit din sila sa Kanaan. So talagang ang plano ay when the time comes, makakabalik din sila. Kaya nga, inihiwalay sila. Kasi pag hindi po ito inihiwalay, ang mangyayari dito, more open than that, magkakaroon na ng intermarriage. Iniwalay muna sila. Para ginawa ng mga Espanyol ng araw, lahat ng mga singkit, no? Hindi pwede sa Intramuros. Ang Intramuros ay para sa mga punyo lang. No? Para sa mga punyo, yung mga singkit sa labas, parehan. No? Sa labas ng buong pariyan. Ayan, sa labas. Sabihin, ha? So, anyway, katapos nun ay nagkaroon ng siyempre ay emotional na
magtatagpo ang magkakapatid, no? At bawat isa sa kanila ay hinanikan ni Joseph. So, dami naman sa Middle East ganun yun, eh, no? So, yung mga lalaki talagang cheek to cheek, beer hug. Now, katapos niyan, narinig ni Pero yung nangyari. So, nung narinig ni Pero ang naganap, even Pero already made provisions na padalhan ng mga wagon ang pamilya ni Joseph upang hapunin sila papunta ng Egypt. Pinabaunan ng mga gamit. Pero hindi basta-basta gamit. Testal garments. Sinabi kong testal garment. Ito yung mga damit na pang-formal. Yan. Ang isipin mo. Nag-alakad sila doon sa disyerto, naka-formal. So, pestal garments. Pero siyempre, lamang ang bigay kay Benjamin. At nagpadala pa rin ang pagkain kasi nga, kailangan nilang kumain balik. Kakain pa rin sila doon. At kailangan din nila ng pagkain pag sila'y luluwas na papunta ng Egypt. Kaya nagpadala pa rin ng pagkain. Ngayon, pagdating kay Jacob, yan, sabi dito, hindi agad siyempre tinanggap din ni Jacob ang kwento na buhay pa si Joseph. So kailangan paniwalain na magkakapatid na si Joseph na ay buhay. And para kay Jacob, nung makita niya yung mga wagon na susundo, doon naman niya nalaman na buhay si Joseph. At kailangan magkita silang mag-ama bago siya magpigil ng mata. So, bago siya mapatay. So, yun po yung kwento natin ngayong gabi. So, makikita natin na talagang ito yung climax. After this, alam niyo po, sa ilang mga natitirang mga chapter ng Genesis ay pababa na ang kwento. Yan. Last 3 weeks ng telenovela. Pababa na yung kwento. Wala na. Iba pang aasahan na malalaking istorya. Meron pa rin mga magaganda, pero minor developments na lang ang magaganda. So, okay. Una-una, may tanong muna kayo sa mga sa takbo ng kwento bago natin puntahan ang moment ng reflection. Kung malinaw sa inyo yung kwento at yung bawat detalye, background ng kwento, let us now go, ano yung pwede nating makuha dito na mga reflections, okay? Mga reflections na dapat nating makuha dito sa dalawang chapter na ating binasa ngayong gabi. Okay, una, mapapansin po natin dito sa mga, sa chapter, sa kwento natin ngayon, na napakita sa atin yung strong memory ng wrongdoings. Yung kahit sa renewal, meron tayo ito, repairing wrongdoings. Hindi ganun kadali ang pagre-repair ng wrongdoings kasi
napakalakas ng memory niya. Lalo-lalo na ang pinakamatinding memory iniiwan ng wrong doing ay doon po sa gumawa. Ng pagkakamali. Isa gumawa ng pagkakamali. Nalala ko nung bata kami. Merong pinatay doon sa probinsya. Hindi nalaman kung sino pumatay. Hindi nalaman kung sino pumatay. Pero alam nyo, dito sa bahay namin sa Paco, yung isa sa mga sinususpetsya na siyang gumawa, maya't-maya, dumadalaw sa bahay. At tuwing dumadalaw sa bahay, kinakausap ang lola, nanay na nanay ko, kasi yun yung relative. Kaya tuloy, ba't nagdulo sa atin ang lola? Yan ang gumawa. Kasi hindi naman ginagawa. Pero tuwing dadalaw, kahit anong pagkwentuhan nila ng lola, mababanggit at mababanggit na yung kaso nila. So ibig sabihin, matindi yun. Meron, inuusig siya ng kanyang alaala. Oo. Yan o. Inuusig siya ng alaala niya. And that is the thing that happens in repairing a wrongdoing. Hanggang hindi ka nakagagawa ng tinatawag na reparation. Kahit na ikaw ay magsisi na, hindi pa rin. Hanggat hindi ka nakakagawa ng reparation, pagbabayad po rin, hindi ka mapapakalit. No? Kaya in a certain sense, yung ginawa ko ni Judah dito sa nung una, hindi wala siya nagawa. Ngayon, may mamayayari na naman. Kung sakasakali. So, nakita niya na, if ever, kung siya ang magiging alipin instead of Benjamin, may isa-save niya si Benjamin para na rin nakabawi siya kay Joseph. Kasi, si Benjamin, ang alter ego ni Joseph, huwag ka dilit yung dalawa. Kaya, yun yung parang nagkudyok kay Joseph. So, napakalag po ito. Pag sinabi wrongdoing, alam niyo, ang wrongdoing is not simply a simple sin. Kapag yung ginawa mo talagang mali-mali, hindi na yung simple sin na mag-confess pa lang, tapos na. Hindi po. May memory yan. Hanggat hindi mo nasasatisfy ang memory, hanggat hindi mo na-justify yung memory, hindi ka patatahimikin yan. And the only way na ma-justify mo yan, you have to make a reparation for what you have done. So,
yun po yung ano. So, kung ikaw ay nakapatay, ano ba? Ano yun? Babalik yan. So, ikaw ay nagnakapakalaki. Talagang babalik at babalik yan sa iyo. Nagnakapakalaki. Talagang babalik at babalik yan sa iyo. May nagawa kang matindig, no? Na hindi maganda. Babalik at babalik yan. Okay. Now, another lesson na makikita po natin dito ay yung tinatawag po natin na maturity. So, dahan-dahan, nakita natin hindi lang pagbabago kung hindi maturity on the part of Judah. Yan, tanong. Ano ang magpapakita ng isang tao ay mature na? Tignan niyo pa namin. Mature na ba yan? Sa mukha ko hanggang mature na. Senior. Ano ang pinakamalaking kasapatan ng isang tao has come to a measure of maturity? Self-sacrifice. Hanggang ang isang tao hindi marunong magparaya ng sarili. Palaging itinuturo yung iba. Palaging binovolunteer yung iba. Yung iba ang isasala, hindi yung sarili. Ano? Lumusok na. Ano? Iba yung isasala. Kapag hanggang gano'n yung attitude ng tao, hindi yung mature. The full measure of maturity is when one can begin to sacrifice oneself for another. Self-sacrifice. Bari ang isang tao, napakabata. Pero yung level of maturity niya ay mas mataas kaysa sa isang nakatatanda. So, wala po yan sa edad. Yan eh, nasa attitude, nasa disposition ng tao, no? To be able to offer oneself in exchange of another. No? Kasi ito po, this is, if you are going to do that, that is beyond natural. Kasi ang natural is self-preservation. Yun ang natural. Yun ang default ng bawat tao. If you are preserving yourself, that is natural. Pero kung kaya mong isakripisyo yung sarili mo para sa iba, that is above natural. That is heroic. That is heroic. Kaya nga, even in the church, the highest expression of faith in the church is martyrdom. Martyrdom. So, kasi yung talaga, yun, nagpapakita, tindi ng pananampalataya ng tao na yan. No? Okay. Then, isang bagay din na napakahalaga na gusto ko kong bigyan ng underline ngayong gabi, yung palang forgiveness. At yung tinatawag natin na reconciliation. Bagamat napakaganda na itong mga bagay na ito, kailangan din pala ng discernment. Kailangan i-discern mo. Panahon na ba para magsabi? Panahon na ba para mag-forgive? You have to discern. Hindi mo basta-basta ibibigay.
Kaya nga dito ang ginawa ni Joseph, tinesting niya for one last time. Panahon na. Panahon na. Kasi, kung ibibigay mo yung pagpapatawad at ibibigay mo yung reconciliation na wala sa panahon, baka masayang na. Masayang na. Kasi pinatawad mo, pero hindi ma, wala kang gagawin yung isa. Wahipe. Pinatawad mo, wahipe. Hindi pa siya kailangan. So, kailangan, pag-isipan mo rin, i-deserve, i-pray mo rin itong time na magbigay. O hindi ba? So, at ano, i-deserve mo rin? It changes. Tinignan ni Joseph, may change na ba ito? Magkakapatid na ito. E baka magpatawad ako eh, ganun pa rin. So, may nagbago na ba sa kanila? Meron na ba level of maturity kahit papano sa kanila. So, napakahalaga po yan. Napakahalaga yan. Kasi some people ask that. Ano ba yung forgiveness pattern? Basta ipo-forgive mo na lang. So, dinidesign ko yan. Palawag na. I-forgive. At dalawang level po yan. I think I have explained to you. Yung forgiveness, basta pinorgive mo na yung tao. Forgiveness. Inalis mo lang yung bad feeling mo sa tao. Tapos, wala na ako sa mananaw sa iyo, pero wala na rin tayo. Yung reconciliation, dalawa yan. Maliban sa you let go of the bad feeling, nagkakaroon dito ng restoration ng relasyon. Kaya nga, reconciliation. Magkaiba po yan. Halos magkapareho, pero may pagkakaroon. Ngayon, may mga panahon na ang discernment may tell you hanggang forgiveness na tayo. Katapos nito, move on na rin ako. Pero hindi na tayo pwedeng maging BFF. So, dalawang level yan. Kasi kung ipipilit mo, mukhang hindi na maganda. So, dalawa po yan. Magkaiba po yung forgiveness, magkaiba at ang reconciliation. Alin ang ibibigay mo? Forgiveness pa o reconciliation? Didepende yan sa discernment mo. Kaya nga, dinidiscern. Okay? So, yun yung isa sa mga bagay na malinaw dito. Hindi basta-basta nagbigay si Joseph. Alam tinimbang din niya. Kung panahon na para ibigay ang dapat na ibigay na kapatawaran at pagbabalika o hindi pa. Okay. Now, dito naman sa sumunod, yung kwento ng chapter 45. Alam niyo po, pinapakita dito, what is the greatest help to forgiveness? Ano ang pwedeng maging malaking tulong para ikaw, ako, tayong lahat makapag-move on? We can forgive. Kung titignan po natin ang kwento ng chapter 45, yan ang punto riyan. At pinapakita riyan na the most important help that makes us forgive is the ability to see everything as God's plan.
Kung hindi mo ito makita, kung hindi mo yan makita, mahirapan mo. Kasi ang ipipilit mo palagi, kaya ako nagawa na masama. Dibigla, walang ganitigap, ganitig mo na ako. Pero kung nakita mo na, ah, oo, hindi maganda yung nangyari. Pero may mas malaking plano ng Diyos. Kung ganun na yung tingin mo, yun ang pinakamatindi. Pwedeng tumulong sa'yo na you can get over all the pain, all the damages, and you forget. Hanggat hindi mo ito nakikita sa pangyayari. Hanggat hindi mo nauugnay ang plano ng Diyos sa naganap, hindi ka bibigyan. Kasi nga, ang tingin mo lang lahat would be, siyempre, yung human evaluation na makikita. Na ikaw ay nagawa ng masama, na ikaw ay nakagrabyado, na ikaw ay nasaktan, period. Hirap. Pero kung sa gitna ng lahat ng iyo, you begin to connect, anong plan ng Diyos? And you see the plan of God, then that brings us to the path of forgiveness. At dito naman nakikita natin yung tinatawag natin na sovereignty of God. Na yun na, kahit na sa gitna ng hindi magandang nagaganap, human failure, etc., God can still bring a greater good. At yun ang nakita ni Joseph, the sovereignty of God. Sa lahat ng naganap, hindi lang tao ang kumilos. May mas mataas na kapangyarihan ang nagpapalaw sa lahat. Sabi nga ni Joseph, pinamun na lang ako dito. Maaaring yung pamamarangan ng pagpunta ko dito ay hindi maganda. Pero sumatotal, pinamun na ako dito upang paghanda ang pangangailangan ng pamilya sa sandaling ito. 5 taon pa ang tagpudong. So, yun yung sovereignty of God. So, I think those are the things that are very important because ang ikot ng kwento natin ngayon gabi. So, yan. So, siguro maganda yan pagmilayan natin na plano ng God. Ibig sabihin ng wrongdoing, maturity, at again, tamang pamamaraan ng pagbibigay. Either forgiveness or reconciliation, kailangan po na tinatawag natin na discernment. Okay, so ilang po at maraming salamat.